Maupo na po tayong lahat. Ang lubhang kagalang-galang Francisco San Diego, ang obispo emerito ng diocese ng Pasig, ang ating Vicario General, Father Orly Cantillon, ang ating Chancellor, Father Mar Baranda, ang mga pari ng Pasig na naririto at yung ibang mga kaklasikong pari, si Monsignor Clem Ignacio, si Father Cesar Buhat, si Father Cel Hernandez, ang nagbasa ng Ebanghelyo, si Father Joven Antique, kung hindi nakarating yung dalawa, ang ating mga madring naririto, mga kinatawa ng iba't ibang parokya ng diocese ng Pasig, mga minamahal na kapatid kay Kristo, magandang umaga po sa inyong lahat. 25 taon na po akong pari at 10 taong obispo. Ang bilis po ng panahon. Naalala ko po nung kami ni Monsignor Clem, Father Cel, Father Cesar, Father Joven, si Father Henry at Father Odon ay natulog sa bahay ni Cardinal Sin sa Villa San Miguel nung gabi bago kami ordinahang pari. 25 taon na ang nakararaan. Di ko nga maintindihan kung bakit kailangan pa doon kami mag-overnight. Baka sinisiguro lang ni Cardinal Sin na walang mangyayari sa aming masama bago ordinahan. Parang proteksyon sa ikakasal na. Di ko nga maintindihan kung bakit kailangan pang sa aming pagtulog sa Villa San Miguel ay mukhang gwardyahan kami ni Cardinal Sin. Nung gabing yun, nagsalita si Cardinal Sin sa aming mga pari, pito po kami noon, mga diakono, pagkatapos maghapunan, para ihanda kami sa susunod na araw para sa ordinasyon. Di ko makalilimutan yung sinabi niya. Ito po yung sabi niya sa Ingles. Like the Blessed Virgin Mary, tomorrow you will conceive Jesus Christ. Yung sinabi niya ay patungkol sa pagdiriwang ng Solemn Feast of the Annunciation na nataong naganap noong March 24, at araw ng Sabado. Kasi ang March 25, yun talagang piyesta. Nung taong yun ay Linggo. Kaya iniurong sa liturgical calendar ng March 24 ang kapistahan ng Annunciation. Parang sabi ni Cardinal Sin, ipaglilihi at ipagbubuntis namin si Jesus. At pagkatapos naisip ko at napangiti ako sa aking sarili, iluluwal namin siya, di ko alam kung kailan, baka pagkatapos ng 9 na buwan, pero alam ko pagkatapos po ng 1 o 2 taon, naglakihan na po ang mga tiyan namin ng mga pari. Lalo na po ako, sobrang lumaki yung tiyan ko sa kakakain. Nung umaga, pinagising kami ni Cardinal Sin ng 4:00 ng madaling araw para sabayan siyang magdasal. Masyadong maaga ang gising namin noon para pong Misa de Gallo. Pinilit kong maagang gumising at pumunta sa private chapel ni Cardinal Sin at baka mapagalitan kung malate. Eh laking gulat ko nung nakita ko si Cardinal Sin ay nando na at mas maaga pa sa amin, nagro-rosaryo. Yung iba naman sa amin eh nahuli pang dumating sa chapel. Pero sabay-sabay pa rin kaming nagdasal ng Liturgy of the Hours
o panalangin ng Kristiyano. Nag-almusal kami pagkatapos, kasama po si Cardinal Sin, at naghanda ng magbiyahe sa isang sasakyan patungo sa Manila Cathedral para ordinahang pari. Nagsimula ang misa at ordinasyon ng alas 9 ng umaga at natapos ng halos alas 12 na ng tanghali. Mahaba po ang naging rito kasi 7 kaming inordinahan nun. Parang dumaan lang ang 3 oras at di namin namalayan, mga pari na po kami. Fast forward po tayo. 25 years na, pari pa rin po kami at naglilingkod sa Diyos at simbahan. Binabalikan ko ang aking panalangin at pagninilay. Yung 10 taong naging tagahubog ako ng seminarista sa Holy Apostle Senior Seminary, kasama na rin dito yung pagiging chaplain ng Chapel of the Eucharistic Lord sa SM Mega Mall at pati na rin sa Santo Niño de Paz Chapel sa Greenbelt, Makati. 2 taong parish priest ng Santa Rita de Casia sa Philam Homes, Quezon City. 2 taong parish priest ng Holy Sacrifice Parish sa UP. At 6 na taong obispo ng Diocese ng San Jose, Nueva Ecija, at halos 4 na taon ng obispo ninyo dito sa Pasig. Katulad siguro ng mga batchmates kung nagdiriwang ng silver anniversary ngayong taong ito, isa lamang ang sinasambit ng puso ko, pasasalamat. Salamat sa Diyos. At pari pa rin po ako, pari pa rin po kaming lahat ngayon. Ito naman po ang diwa ng misa natin noon, ngayon at sa hinaharap. Walang hanggang pasasalamat sa Diyos at di po niya kami pinabayaan sa buhay pagpapari at panalangin pa rin naming maging pari magpakailanman. Hindi po naging madali ang 25 years. Maraming tukso laban sa mga sinumpaan namin, katulad ng pangakong maging dukha at mamuhay ng simple, manatiling malinis ang puso at di mag-asawa, maging masunurin sa obispo at sa kalooban ng Diyos. Minsan nga, may pabirong nagtanong sa akin kung ano ang tuksong hinarap ko bilang pari. Gusto ko sanang sagutin ng secret, pero nasabi ko na lang ng pangiti lahat. Maraming tukso ang pari. Tao lang po kaming katulad ninyong lahat, marupok at nagkakasala. Marami din pong mga pagsubok sa ministro, yung kahit pagod o bagot ka na, ay kailangan mo pang umiti at maglingkod. Yung hirap pagbigyan ng lahat ng nakikiusap sa iyo na magmisa o magtok, at yung nahusgahan ka na ng kapwa-pari mo o mga leader laiko kahit wala ka namang ginagawang mali, at marami pa pong iba. Kasama ito sa buhay ng kahit sinong pari. Pero sa gitna ng lahat ng ito, nandyan pa rin ang Diyos at binibigyan kami ng lakas ng loob para magpatuloy sa aming paglilingkod. Pari pa rin ako, pari pa rin kaming naglilingkod sa Diyos. Salamat sa Diyos. Isa lamang siguro ang patuloy na mensahe sa akin ng Panginoong Jesus ngayong naabot ko na ang 25 taon ng pagiging pari.
At ito'y napapaloob sa tanong niya sa akin noong ako'y tumugon sa pagpapari nung pumasok sa seminaryo. Naordinahang pari at pati na rin sa pagkaobispo. Ito po yung tanong niya kay Simon Pedro sa Ebanghelyo. Mahal mo ba ako? Mabigat yung tanong sapagkat kahit paulit-ulit akong sumagot ng oo, alam kong alam ni Jesus na di ko ito hustong mapapatunayan dala ng aking mga kahinaan at kasalanan. Marami pa rin akong dapat baguhin sa aking sarili para maging banal at mabuting pari. Isang motibasyon na humihikayat sa aking maglingkod bilang pari ay ang utos at hamon ni Jesus. Sa kabila ng aking karupukan, sinasabi pa rin niya sa akin, pakanin ko ang kanyang tupa. Alam ni Jesus na wala akong maipagyayabang sa kanya pagkatapos ng 25 taon. Kilala niya ako mula ulo hanggang paa, lalo na ang laman ng isip at puso ko sa bawat sandali ng aking buhay. Kaya nga buong pakumbaba na lang po akong tumatalima sa kanyang kalooban. At umaasang sa awa ng Diyos ay magagawa ko ang lahat ng iniutos niya sa akin. Noon pong nakaraang Martes, may pumunta sa aking nag-aaral sa UP na nakiusap sa akin na maikast o maimolde yung aking isang kamay para i-exhibit sa Stations of the Cross. Gagawin itong isang uri ng hand sculpture. Masteral thesis daw niya sa fine arts na imolde ang mga kamay ng ilang personalidad na naging parte ng kasaysayan ng Parish of the Holy Sacrifice sa UP sa bawat estasyon ng krus. Kung naalala niyo po, nasabi ko kanina na ako'y naging parish priest doon bago ako naging obispo. Sabi niya sa akin na imolde na niya yung kamay ni Father Henry Ferreras sa lukuyang kura paroko doon at nagdiriwang din po ng 25 years kasama namin. Ang forma ng kamay ni Father Henry ay yung kamay ni Jesus nung Last Supper. Yung kamay ko raw ang huling imomolde para sa huli at 14 na estasyon. Sabi niya, dapat iporma ko daw na parang nagbibindis yung kamay sa larawan ni Jesus na muling nabuhay mula sa libingan. Tinanong pa nga niya ako, Bishop, paano po ba kayo nagbibindis yun kapag kayo nagmimisa? Habang pinoporma ko yung aking kamay para imolde, napag-isip ko na sa loob ng 25 taon, marami na rin pala akong nabindisyon ng tao. Di ko na ito mabibilang. Naisip ko pa, ginamit ni Jesus ang kamay ko para magbinyag, magkumpil, magpatawad, magorden ng pari, magbindisyon sa ikakasal, magpahid ng langis sa may sakit at higit sa lahat, maging katawan at dugo niya ang tinapay at alak. Ginamit ni Jesus ang kamay ko para ibahagi ang pagpapala ng kanyang pag-ibig at kapayapaan sa maraming mananampalataya at sa inyo pong lahat. Hiling ko lang po at hiling din ni Monsignor Clem, Father Cel, Father Cesar, Father Hoven, Father Henry at Father Odon
patuloy niyo kaming ipanalangin na ang pagpapala ng Diyos ay aming maibahagi bilang mabuti at banal na pari magpakailanman. Salamat po, palakpakan natin ang Panginoon.